Well, mga kapopong, kumusta? Huwag tayong magpapadala sa propaganda ng China. Yan mga kapopong ang isa sa mga statement na tumatak sa aking isipan na sinabi ni Defense Secretary Teodoro. Pero para pala kasi sa mga hindi nakakaalam, ay kahit kasi mismo ang Japan, South Korea at Amerika alam nila na marami talagang propaganda itong China, na mga propaganda naman upang mapaniwala ang mga tao sa mundo na sila pa na bansang China ang inaaway ng ilang bansang mga kapitbahay nito. Well, bigyan ko kayo ng halimbawa ha. Last week ay ibinalita kasi sa China na mismong ang kanilang Chinese Foreign Ministry na ang nagsabi na nababahala sila sa aksyon na gagawin ng bansang Japan patungkol sa binabalak nitong pagbebenta ng mga Made in Japan fighter jets sa mga bansang gustong bumili sa kanila internationally. Yes, mga kapopong Japan mismo ang magbebenta ng mga fighter jets, na isang plano naman na kinukwestiyon ng bansang China. At alam nyo ba sa kung bakit? Actually, kung magbabasa kasi kayo online ng mga report patungkol dyan, ay isinasali kasi ng Foreign Ministry ng China ang patungkol sa ginawa ng Japan sa mundo halos 70 or 80 years ago. Well, nakakatawa, di ba? Pero mukhang ang totoong ikinatatakot ng bansang China patungkol sa binabalak ng Japan na pagbebenta ng mga makabagong fighter jets internationally ay dahil ito kasing project ng Japan eh. Katuwang ang ilan ring bansa tulad ng Italy at United Kingdom para makagawa o makapag-develop ng mas makabagong fighter jet na magagamit ng kani-kanilang military. Or nagdadamdam kaya itong China dahil parang walang may gustong bumili sa kanila ng mga fighter jets na made in China? Na kung ikaw ang tatanungin ko at sabihin nating isa kang presidente ng isang bansa, babalakin mo ba na sa China bumili ng mga fighter jets? Well, kahit hindi mo nasagutin yan eh, alam ko na agad ang magiging sagot mo patungkol sa katanungan na yan. Well, bigyan kita ng ilang halimbawa ha. Actually, kung i-research mo kasi sa internet ang patungkol sa mga fighter jets ng China, ay paniguradong ang isa sa mga matatagpuan mong articles eh. Itong patungkol sa hindi inaasahang nangyari sa mga fighter jet nila doon. Yes, mga kapopong, maraming report ang patungkol sa pagbagsak nitong mga Chinese-made military jets nila. Which is ang ilan dyan sa pangyayari na yan, ay mismong mga piloto at co-pilot noong Chinese jet ay nasawi sa pangyayaring yon. So ibig sabihin ba eh, kahit yung jet ejection mechanism ng mga piloto noong Chinese jet ay hindi gumana? At ito pa ang mas matinding balita o nangyari ha? Mismong website na ng Foreign Policy ang gumawa ng isang article na mayroong title na Why the World Isn't Buying China's Fighter Jets. Pero keep in mind mga kapopong ha, totoong super modern na rin talaga ang military ng China sa mga panahon ngayon. Which is pati nga yung military laser ng Amerika ay actually meron na rin ang Chinese military niyan. Pero papaano kung merong katotohanan na kinopya lamang ng China itong mga military equipment nila na tulad rin sa mga fighter jets na ginawa nila, ay totoong isa kaya yan sa mga posibleng dahilan sa kung bakit kahit ang mga bansang kaalyado ng China eh, ayaw bumili ng mga fighter jets sa kanila? Anyway, bigyan pa kita ng example ha. Ang isa kasi sa mga fighter jet ng bansang Vietnam ay nagka-problema sa gitna ng training nito. Na dahil nga dyan, ay ibinalita na nagbabalak itong Vietnam na bumili ng mga bagong fighter jets na posibleng mga F-16. Pero sa tuwing nakakabalita kasi ang China patungkol sa pag-a-upgrade ng mga military equipments ng ilang bansa dito sa Asia, ay parang lagi na lang sila ang nauunang magkomento ng hindi pagsang-ayon dyan. Well, ang gusto lang ba ng China eh? Sila lang dapat ang bansa dito sa Southeast Asia na mag-upgrade? At ang gusto rin ba ng China ay sa kanila lang dapat bumili ng mga military equipment? Sino ba naman kasing bansa ang magtiwala dyan sa China na baka yung mga gagawin nilang military equipment na ibebenta nila internationally eh? Baka lagyan pa nila ng kung ano-anong mga spy devices yan? Well, may point naman at possible naman yan, di ba? Pero wait lang ha. Eh bakit ba ang lakas magreklamo nitong China kapag nakakabalita sila ng mga military upgrades ng mga bansa dito sa Asia? Eh di ba ginagawa lang naman ng mga bansa dito sa Asia yan? Dahil na rin sa ginagawang panggigipit ng China dyan sa karagatang kanilang sinasabing kanila raw? Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon mga kapopong, ay saan nyo ba gustong bumili ang ating gobyerno ng mga bagong fighter jets in the near future? Saan kaya magandang bansa? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!